Salamat, Jerome. Maayong gabi ka na itong tanan. Sa ngalan po ng grupo ng Bando Espina, ngayon po ang aming grand rally. Taus-pusong pasasalamat sa inyong pagtambong dito sa aming rally ngayong gabing ito. Alam niyo po, isang malaking karangalan at ako po'y natutuwa, no, sapagkat napakainit ng pagtanggap ninyo sa grupo ng Bando Espina. Pagpapatunay na ang lungsod ng Naval hindi bibitaw kailanman sa grupo ng Bando Espina. So ako po ang inyong governor, si Jerry Boy, tatakbo po sa pagka-congressman, at ang ating doktor, si Dr. Roger Espina, tatakbo po sa pagka-governor, at ang ating vice governor, Kokoy Caneha, at ang ating apat na magigiting na mga sangguniang panlalawigan members, Buboy Ko, Lando T, Miguel Casas, at si Jerome Arsenal. So yan po ang bumubuo sa provincial level ng ating mga kandidato sa Bando Espina. At sa lokal naman po, sa tingin ko sasang-ayong kayong lahat. Hot taking na lang ang kulang. Walang iba kung hindi ang ating napaka-aggressive sa pagserbisyo, napaka-dedicated sa pagtrabaho, Mayor Gerard Roger Espina. Siyempre po, kailangan tulungan din natin para may pagpatuloy ang nasimulang programa ng ating mayor, sapagkat siya po ang katandem ng ating mayor para sa maayong programa sa lungsod ng Naval, Vice Mayor Titing Curso. At siyempre, alam ko naman, dream team, no? Dream team ang mga konsehal sa grupo ng Bando Espina. Palakpakan po natin silang lahat. At request ko lang po, tulungan po natin ang GP party list. Number 132 sa ating balota, ang aking amigo, nominee po ng galing sa puso, party list 132 sa ating mga balota, Attorney Ray Esmeralda. So sa inyo pong lahat, ako po'y natutuwa at talagang klarong-klaro naman po ang inyong pagsuporta sa grupo ng Bando Espina. So ngayon po, dahil ito po ay grand rally, kung mapapansin niyo po, natapos na pong magsalita ang mga konsehal. Si Mayor o si Vice Mayor, nakarinig po ba kayo ng kahit isang pakadaot sa aming mga kalaban? Wala, di po ba? Sapagkat kami po naniniwala, wala po kaming karapatang manghusga sa aming mga kalaban. Sapagkat ako po o ang grupo ng Bando Espina, naniniwala na ang may karapatang maghusga sa ating mga kandidato, walang iba kung hindi ang mga biliranon. No? Masakit nga lang pong isipin, sapagkat ang ating mga kalaban, labi na ang aking mismong kaatbang sa politika, ang plataforma de gobyerno, pag nagsalita sa entablado, 80% ng kanyang pakigpulong, puros pakadaot. No? Puros paninira, puros mga fabricated issues, puro mga gihimo-himong issues, arong mahiluhan ang mga isip ng mga biliranon. Pero okay lang po yan. Sanay na po kami dyan. Sa panahon ng aking ama, laban kay Haro, laban kay Parilia, sa panahon ni Dr. Roger, dalawang beses silang naglaban ni Glenchong. Ganyan din po ang style nila. Sigig pakadaot sa mga Espina. Pero, sige naman po kadaog ang mga Espina. Pagpapatunay na ang mga biliranon, meron po kayong sadyang katalinuhan para pagpili ng inyong mapupusuan pagdating ng eleksyon. Sapagkat ako po'y naniniwala, walang sino man ang pwedeng magdikta sa inyo. Kahit anong pakadaot nila, kami po dito igo lang na ipresentar ang aming kaugalingon. At pagdating ng eleksyon, irerespeto po namin ang inyong magiging desisyon. No? Sapagkat kayo lamang po ang pwedeng magsabi sa inyong puso, ang magdikta sa inyong isip, kung sino ang gusto nyong iboto. No? Magbibigay lang po ako ng mga konting mga punto kung bakit kailangan suportahan natin ang grupo ng Bando Espina. Unang-una, kung pwedeng sumagot lang po kayo sa aking itatanong, kayo po ba'y sumasang-ayon na maganda ang performance ng ating mayor na si Gerard Roger Espina? So klaro po yan. At klaro naman po na oath-taking na lang ang kulang. No? Siguradong makaka-second term si Mayor Gerard. No? Ako po, nag-mayor noong 1998 sa edad na 26 years old, pero hindi ko po nagampanan o nagawa
yung mga nagawa ni Mayor Gerard sapagkat nakita ko po yung kanyang aggressiveness, yung kanyang dedikasyon at yung kanyang puso para tumulong. Hindi ko na po mabilang sa aking mga daliri kung gaano karami ang kanyang mga programa simula bata hanggang matanda, talagang tinutugunan niya ng pansin. So simple lang po ang pag-analyze sa atin, no? Mga Navaleños. Huwag na po muna nating isipin yung ibang lungsod. Isipin po natin ang kapakanan ng lungsod ng Naval. So kung kayo po'y naniniwala sa maayong performance ni Gerard sa kanyang unang termino pa lamang, ang sikreto po dyan, simple lang po, ang sikreto po dyan dahil nasa likod niya ang congressman at ang governor. No? Bakit ko po nasabi yan? Klaro naman po, kita niyo naman po, naglagay ang ating congressman ng 25 million para baguhin ang anyo ng municipal building ng ating lungsod. No? 20 million, ginagawa na po ang ating two-story building sa merkado. At si Gerard po, nagte-text lang sa akin pag may mga problema sa mga barangay at talagang tinutulungan natin. So yan po ang sikreto kung bakit nakita natin na hindi pa natatapos ang term ni Mayor Gerard, talagang umuusbong at umuunlad ang lungsod ng Naval sapagkat nagkakaisa ang governor, congressman at ang mayor. So isipin niyo po, no? Pero alam kong hindi naman papayagan ng mga Navaleño na merong ibang manalong congressman o governor. Bakit po? Sapagkat yan po ang pwedeng maging dahilan para mababagan o magkaroon ng konting pressure ang ating mayor sa kanyang pagserbisyo sapagkat siyempre, pag hindi niya kaalyado ang congressman, pag hindi niya kaalyado ang governor, mawawala na siya sa focus sapagkat eto na. Gagawa na siya ng mga issues, gagawa na siya ng mga dirty tricks para sirain ang kanyang mga programa. So ayaw niyo po yun, di po ba? So para matuloy, ipagpatuloy sa second term ang magandang programa ni Mayor Gerard, tulungan niyo po si Jerry Boy, tulungan niyo po si Doktor para maipatuloy natin ang magagandang programa sa lungsod ng Naval. So yan po ang unang-unang puntong dapat nating isipin bilang mga Navaleño, no? Ngayon, pumunta po tayo dun sa mga issues na binabato nila kay Jerry Boy. Alam niyo po, sa totoo lang, alam niyo naman lahat, no? Labi na dito sa Santissimo Rosario, na ako talaga ang tinatarget ng ating mga kalaban, no? Pero normal po yan, sapagkat kami po ang mga nakaupo ngayon, sila ang challenger, kumbaga sa puno ng mangga, kami yung bunga, no? So lahat gagawin nila, sasantikin, babatuhin, susungkitin. Ang problema nga lang po, ang kanilang pamaagi sa pagkumbinse sa ating mga kababayan ay hugaw na pamaagi. Bakit po? Klarong mga himo-himong issue, klarong mga fabricated na mga issue, usahay mo abot pa sa below the belt o mga binata na mga issue. Hanggat maaari po, ayaw na sanang sagutin ni Jerry Boy ang mga issue yan, no? Sapagkat hanggat maaari, ayaw po nating pumatol sa level ng kanilang pamaagi sa politika, pero minsan kailangan sagutin din natin, no? Yung mga importanteng issue. Yung mga binata na mga issue, wag na nating patulan. Halimbawa, yung pagkahilig ni Jerry Boy sa pag-alaga ng manok, ginagawa nilang issue. Pero gaba po, no? Eh si San Pedro nga, may alagang manok eh. Di po ba? So wag na nating patulan yon. Tumbukin na lang natin yung mga issue na dapat maliwanagan ng ating mga kababayan. Unahin natin, sabi nila, wala raw nagawa si Jerry Boy. Siguro naman, hindi pwedeng magsinungaling yung video na nakita nyo kanina, no? Klaro naman po, may nagawa, may mga awards, may mga achievements, at may programa ang inyong governor. At napangaralan po, nakita nyo naman po, hindi naman po pwedeng magsinungaling yung dalawang SGLG award na nakuha ng provincial government. Ang SGLG po, ang pinaka-ultimate award na pwedeng makuha ng isang LGU. At nakuha po yan ng provincial government ng Biliran, Seal of Good Local Governance, pinaka-ultimate award na pwedeng makuha ng isang LGU. Dalawang taon pong nakuha yan ng ating probinsya at tayo lang po ang nakagawa niyan sa Tibuok Region 8. Pero sa ating mga kalaban, walang nagawa si Jerry Boy. Kita niyo rin naman po sa video, 15.2% ang ating poverty incidence. Pinakamababa po sa Tibuok Region 8. Pero sa aking mga kalaban, wala pa rin nagawa si Jerry Boy. No? Tumbukin na natin yung aking kaatbang. Parte sa infrastructure projects,
Klaro naman po, kung iisa-isahin ko, yung mga proyektong na ibigay natin sa mga kabarangayan, mauubos po ang oras natin. Pero tutumbukin ko na lang para at least matumbok ang aking kaatbang. Sabi niya, walang nagawa. Si Jerry Boy, hindi ba niya nakikita na yung harapan ng kanyang farm sa Tamarindo, na kung saan meron siyang farm, rest house, at dati meron siyang poultry, nilagyan po natin yon ng 4 na milyon FMR. Yung pong kanyang Redstone Beach Resort, nilagyan po natin yon ng 2 milyon na seawall. Tapos sasabihin niya, walang nagawa si Jerry Boy na mismong siya nakabenepisyo para maproteksyonan ang kanyang property. So yan po, hindi po tayo naniningil ng utang na loob sapagkat hindi po ugali ni Jerry Boy yan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung anong klaseng karakter o personalidad ang aking katbang. At ang masakit po nito, yung naririnig kong issue na sinasabi niyang wala daw siyang dapat itanaw na utang na loob sa mga Espina. Sa mga nakakaalam sa inyo, labi na sa inyo na taga First District, alam niyo naman po kung saan galing ang aking katbang. Galing din po sa grupo ng Bando Espina. Di po ba? Naging board member siya sa grupo ng Bando Espina. Natulungan siya ng aking ama para maging Assistant Regional Director ng LTO noong 2003. Pero ano pong sinasabi niya? Wala daw siyang dapat itanaw na utang na loob sa aking ama, sa aming pamilya, sapagkat noong 2003 daw, pinutol niya na yung ugnayan niya sa mga Espina. So, bakit niya po sinabi yon? Para mapalabas na wala siyang dapat itanaw na utang na loob o hindi siya lumabas na ingrato. Bakit po? Paano niyang sasabihin pinutol na yung ugnayan niya sa mga Espina samantalang 2012-2013 siya mismo nag-request ng mga proyektong yun para sa kanyang property? No? Kahit sementado na yung atubangan sa kanyang farm, lapok gihapon to para sa kanya. Kainin kontra man sa mga Espina. No? Ang kanyang igsuon noong 2017, nag-resign po sa Kapitolyo sapagkat meron siyang ina-aspire na posisyon sa Maynila. So dahil obligado po si Jerry Boy na aprubahan yung resignation ng kanyang kapatid, na mataas po ang posisyon. Administrative Supervising Officer, sumesweldo ng 54,000 pesos. So marami na pong natuwa. Sabi nila, Jerry Boy, buti naman magre-resign na yung kapatid dahil yung kapatid niyan siguradong babangga sa'yo sa pagka-congressman. So tinanggap ko po yung kanya resignation, nagpa-dispedida pa po dahil sigurado na daw na makukuha niya yung posisyon. Pero ang nangyari po, hindi po natuloy yung kanyang posisyon sa Maynila at tumawag sa akin kung pwedeng ibalik ko raw sa posisyon. Ibinalik ko pa po sa posisyon noong 2017. So ganyan po si Jerry Boy, dahil dati nating kaibigan, dating kapartido, hindi natin sinasara ang ating pinto, no? Pero dahil siyempre dahil sa kanyang ambisyon, nire-respeto po natin 'yon, no? Sapagkat demokrasya po tayo, okay lang po 'yon. Ang masama lang po yung kanyang klase ng pamaagi sa pangulitika, no? Yung pilit niyang gihiluhan ang mga hunahuna ng mga biliranon na siya ang mas magaling at ang mga Espina walang nagawa. At ang isa pang inaatake niya, parati naman to sa mga nakarang administrasyon, yung ospital, no? Yung mga facilities sa ospital, sinasabi niya, washing machine lang daw ang nabili ni Jerry Boy sa ospital, no? So klarong talagang mga binata na mga issue, samantalang klaro naman na tatlong ambulansya na purchase ng provincial government, meron tayong high-end na digital x-ray, may mga ultrasound tayo, meron tayong mga bagong mechanical beds, no? Marami tayong mga equipments na bago, at wag na po yung mga bagay na yon. Ang isipin po natin, nakita nyo naman po, hindi po pwede magsinungaling yung video, tayo po ang nag-champion sa Gawad Kalasag na ang nag-conduct ay ang DOH at OCD sa Tibok Region 8 at naging finalist ang ating provincial hospital sa national, no? So saan nang gagaling yung mga issue na binabato nila kay Jerry Boy? At yung isang malaking programa natin na ako'y natutuwa na naisa katuparan bago mag-election ban, yung Malasakit Center. Pero sa aking kaatbang, ano sinasabi? Hindi credit kay Jerry Boy yung Malasakit Center sapagkat kahit sinong gobernador, kahit sinong city mayor, magkakaroon ng Malasakit Center dahil programa yan ng ating Pangulo. Hindi po totoo yun, no?
Bakit niya sinasabi yun? Sapagkat pogi points po ito kay Jerry Boy at sa kanila, masakit sa kanilang dibdib na meron tayong programang makakatulong sa ating mga kababayan. Bakit po? 122 lahat ang syudad sa ating bansa. 81 provinces lahat sa ating probinsya. Pero 30 lamang ang merong malasakit center. Sa buong Visayas, 9 lang po. Sa buong Region 8, 3 lang po. Biliran, Tacloban at Southern Leyte. Bakit po? Sapagkat naniguro ang inyong governor para makuha ang malasakit center. Lahat po ng requirements, gi-comply nato dayon. No? Sabi nga ni Asik Dino, pag turnover ng cheque, na 5 million kada buwan ang makukuha ng provincial hospital para sa lahat ng biliranong ma-admit. No? Imagine niyo po, 5 million pesos kada buwan ang makukuha ng provincial hospital, no, para sa mga pasyenteng ma-admit. Giturnover na po, sabi nga ni Asik Dino na swerte na lang kayo dahil ang governor nyo napakakulit. Talagang halos araw-araw, linggo-linggo, pinapollow up natin itong malasakit center at nagsimula na po. Operational na po at based sa record, simula po nung March 20 hanggang April 15, almost 200 na pasyente ang nabibigyan ng tulong, 30,000 up to 50,000 ang naitutulong ng malasakit center. Pero para sa aking mga katbang, wala pa rin nagawa si Jerry Boy, no? Tandaan niyo po, ang ating ospital, 75 bed capacity lang. Pero ang na-admit ng mga pasyente, nag-average ng 100 to 150. No? Dahil ang kalubian, ang Leyte-Leyte, eh pumupunta po dito sa ating provincial hospital. So ito po yung mga issues na talagang pilit na nililigaw ang mga isip ng mga bilirano na si Jerry Boy daw walang nagawa. No? Pero klaro naman po, yung isa pong issue na pilit din nilang tinitwist yung programa ni Jerry Boy na gamot bawat bahay. Na kung saan, programa ko po ito noong 2010 hanggang ngayon, nag-iikot po tayo sa mga barangay, inaabot natin bawat bahay ang mga medisina at ang mga mayor, nakakakuha po sila ng mga gamot sa Kapitolyo para sa kanilang RHU. Ang inyong mga barangay captain, nakakakuha rin ng gamot para sa inyong mga barangay health center. Pero sa aming mga kalaban, ano sinasabi? Illegal daw dahil walang prescription. Hindi na po kailangan ng prescription sapagkat yung binibigay po nating mga gamot, yung mga over-the-counter medicines na hindi na po kailangan ng prescription. Ang masama pa, sinasabi nila, ginagamit daw ni Jerry Boy sa politika yung gamot bawat bahay. E samantalang 2010 pa lang, programa na ni Jerry Boy ang gamot bawat bahay. Ang tanong ko po, sino ang namumulitika sa amin? Si Jerry Boy na 2010 pa lang may programa ng gamot bawat bahay, o sila na nung bumangga sa grupo ng Bando Espina, medical mission dito, medical mission doon, nagbibigay ng reseta, pirmado pa nung kanilang kandidatong board member ni, na si Dr. Velasquez, sa harap, reseta, sa likod, pangalan ng mga kandidato nila at partido. So sino po ang klarong namumulitika? Si Jerry Boy o ang mga lumad? So ayan po ang mga iilan na mga issues, no? At gusto ko rin pong sagutin yung palaging sinasabi, ito first time kong sasagutin itong issue to, yung sinasabi nilang 1530, no? Parati po nilang yung kinakapitalize sa 1530. Para po sa kaalaman ng lahat, pilit na naman nilang nililigaw ang isip ng mga biliranon. Bakit po? Alam niyo po, bilang politiko, marami tayong mga supporter. At yung mga supporters natin, hindi naman natin kayang lahat matulungan, mabigyan ng trabaho sa Kapitolyo. Di po ba? So ang nangyayari po, personal ko pong tinutulungan, gikan sa aking sariling bulsa, yung mga taong alam kong dapat tulungan, pero hindi na kayang ma-accommodate sa provincial government. Pero ang pinalalabas nila, porkit nabalitaan nila na si Juan de la Cruz nakakakuha ng allowance kay Jerry Boy, ginagawa na kagad ng issue. Porkit nakakakuha ng pera kay Jerry Boy na personal, sasabihin nila 1530 na kagad sa Kapitolyo dahil nakakakuha ng allowance kay Jerry Boy. Pero personal ko po yun. Hindi nga 1530 eh. Minsan nga 13 pa lang nakukuha na eh. O kaya 25 pa lang nakukuha na eh. Kasi nga,
personal na pera ni Jerry Boy. Ang tinutulong ko dun sa mga lumalapit na mga kababayan natin na hindi ko naman kayang ma-accommodate lahat. No? Kaya ang masama nito, tumutulong na tayo sa tao, tayo pang pinalalabas na masama. No? At yung mga sinasabing mga nasa field na 1530, hindi po totoo yun. Meron po tayo talagang mga tao na nasa field. Yung pong mga nagbabantay at nagme-maintain sa ating mga tourist destination, kagaya sa Masagungsong, sa Tinago Falls, sa Kasabangan Falls, lahat po yan nasa field. So ang ating mga kalaban, hala, wala sa Kapitolyo, nasa field, 1530 na yan. No? So ganun po, kahugaw ang kanilang pamaagi. Lahat gagawin para lang makahimo ng mga masasamang issue kay Jerry Boy. Pero sinasabi ko nga, kahit ano pang sabihin nila, ang puso pa rin ng mga biliranon ang masusunod pagdating ng halalan. Alam niyo po kung sino ang tutulong at handang tumulong para sa ating lahat. No? At sa issue po, ito, sasagutin ko na rin to. Ito, patalagang kinakapitalize nila to matagal na. Yung mining. No? Natapos na lang ang term ni Dr. Roger. Basta tuwing may election, mining daw. Matatapos na lang ang term ko kada election, mining na naman. Ngayon, meron daw geothermal na ipatatayo na naman. Ang sagot ko lang eh, buti pa sila alam. Ako nga, hindi ko alam na meron eh. No? So talagang nilalason ang isip ng mga biliranon. No? At isang issue pa nila sinasabi, yung corruption daw. No? Pero anong basehan nila? Laway lang. Kwento, istorya, walang ebidensya. Pero sa 9 na taon na pagserbisyo ni Jerry Boy bilang gobernador, kahit minsan walang naging adverse findings ang COA sa pamumuno natin sa provincial capital. No? Mamaya po, no? Yung nagbigay ng statement parte sa korupsyon ng aking kaatbang, personal, nandito po. At meron din po kayong maririnig na video, iyan po ang talagang klarong korupsyon. No? Dahil may ebidensya, may testimonya, at talagang kayang panindigan kahit sa korte. No? At last na lang po, ito po, medyo diretsong pangtamay o pag-insulto ng aking kalaban kay Jerry Boy. Alam niyo naman po, ako po ayoko po magsalita ng masakit sa aking kalaban, pero totoo naman po ito, labi na itong mga, kayong mga taga-Naval, alam niyo naman po kung anong medyo ang dating ng aking kalaban. No? Medyo may hangin sa katawan yun eh. Tsaka medyo may yabang, di ba? Pag pumorma yun, talagang makisig na makisig, di ba? Ano sabi mo? Hambog, ikaw ang sabi niyan, ha? Hindi ako. So, bakit ko po nasabi yan? Sa mga rally nila, ano sinasabi niya? Kahit sa radio program, siya daw ang dapat na maging congressman dahil mas matalino daw siya kay Jerry Boy, mas mataas ang kanyang pinag-aralan, mas magaling daw siya. No? Dahil meron siyang master's degree, meron siyang doctorate, at mga certificate ng kung ano-anong kurso. At si Jerry Boy daw ay wala. So aaminin ko po, totoo po, na maaaring hindi ko naabot yung naabot niya, parte sa edukasyon. Pero hindi naman po ibig sabihin nung walang pinag-aralan o walang alam si Jerry Boy. Maaring mas mataas nga ang kanyang naabot sa edukasyon, pero si Jerry Boy naman po, eh malamang may ibang plano ang ginoo kay Jerry Boy. At ang planong yun, makapiling kayo bilang gobernador ng probinsya ng Biliran. Kaya ang sagot ko na lang sa mga yabang niya, parte sa kanyang educational background, sabihin natin gawa man sa ginto ang kanyang diploma, inukit man sa ginto ang kanyang certificate, pero kung hindi naman ginintuan ang kanyang pusong tumulong sa mga biliranon, baliwala po lahat yan. Kahit gaano karami ang kanyang certificate, kanya na po yun. Ang importante, ang certificate ni Jerry Boy nasa puso ng bawat biliranon. At sa huling bahay na lang po, ginto man ang kanyang diploma, inukit man sa ginto ang kanyang certificate, kung peke at ingrato ang kanyang pagkatao, wala po siyang karapatang magserbisyo sa probinsya ng Biliran. So again, maraming maraming salamat po. Umaasa po ako na sa darating na Lunes, tulungan niyo po ang grupo ng Bando Espina at ang party list na GP number 132 sa ating balota. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat.